Dapat na rin mo, maniyak mo na pagdungan kang Jesus sa iyong puso. Panalangin mo kami sa pagdungan sa salita at sa pagpanggap sa kanilang sa aming mga puso. And there is a discrimination of the children to the children.
He shall stand firm and shepherd his flock by the strength of the Lord. In the majestic name of the Lord his God, and there shall be. For now his greatness shall reach to the ends of the earth. He shall be peace. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, make us turn to you. Let us see your face, and we shall be seen. Lord, make us turn to you. Let us see your face, and we shall be seen. O shepherd of Israel, hear again. From you shall come a lofty cherubim. Shine forth. Rouse your power, and come to save us. Lord, make us turn to you. Let us see your face, and we shall be seen. Once again, O Lord of hosts, Lord, down from heaven, and see the pain of this one, and protect what your right hand has planted, the son of man whom you yourself made strong. Lord, make us turn to you. Let us see your face, and we shall be seen. May you help me with the man of your right hand, with the son of man whom you yourself made strong. Then we will no more withdraw from you. Give us new life, and we will call upon your name. Lord, make us turn to you. Let us see your face, and we shall be seen. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, when Christ came to the world, he said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. In holocaust and sin offerings you took no delight. Then I said, as is written of me in the scroll, behold, I come to do your will, O God. First, he says, sacrifice and offerings, holocaust and sin offerings, you neither desire nor delight in them. These are offered according to the Lord. Then he says, behold, I come to do your will. He takes away the first established as I am. By this means, we have been consecrated through the offering of the body of Jesus Christ once for all. The word of the Lord. Thanks be to God. Please rise. Glory to you, Lord.
May we set out and travel to the hill country in haste to a town of Judah, where he entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant deep in her womb. And Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out with a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how blessed this are unto me, that the mother of my Lord shall come to me. For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Sa mga isipang gabi, ito po ay kalimang araw ng aming paghahanda. So meron po tayong tema na binabagtas ngayong panahon ng simpang gabi sa akunay ng salamat po at tayo ay nasa kalagitnaan na. So para lang po sa dalawa na tao, yung S sa O, masimula ang pagdiriwang ng Kapilang Yubileo. A, ang kanan ng Diyos sama-sama naglalakbay. L, lakas ng loob sa oras ng pagsubok. Kahapon ay anim ng taganapan ng pangako ng Diyos. Ngayon, makainang paggabay ni Maria. At bahagi po na kung saan ay narinig natin na si Maria ay pinagawa po ang kanyang pinsan si Elizabeth sa banal na kasulatan sa kanyang pag-anais na makatulog sa kanyang pinsan. Kalimsapan na pag-anunsyon ng anghel sa kanya na siya ay magdadalang tao at ipanganak ng si Jesus. At dahil ito, nalaman niya na ang kanyang pinsan ay nasa kanya ng kagawpan. Kaya tinulungan niya si Elizabeth sa kanyang pag-anak ng tao. Makakainang pag-abay ni Maria. Sabi na po natin ay tayo mga Katoliko Pilipino ay pero hindi naman po tayo pero may special na pamamaraan tayo ng pagpapahalaga sa mahal na Mary Maria. At ang sabi ko rin po sa simbang gabi na isa po sa mga unique na pamamaraan natin na pagpapahalaga kay Maria ay meron tayong tinatawag na mahal na meron ng turupa sa pagi sa meron. So isang pamamaraan ang tutusin po ay ipinakita kay lang po gawin po natin na hindi kalimitan na hindi kilala na mga parokyano natin ang mahal na Birhen ng Turupa. Pero yun po ay uniquely na kung saan ay pamamaraan ang ating pagpapahalaga sa mahal na Birhen Maria bilang mga mananampalataya ng Diocese ng San Pablo o ng Kalawigan ng Laguna. Maraming pa rin ang parokya sa pangalan ng Mahal na Birhen Maria.
mga parokya ng ating dioses. Pero huwag tayong mayo sa mga biligyas na lamang ng ating parokya. Mayroon pa ang tayong apat ng chapel sa parokya. Sa apat na ito, tatlo na nasa pangalan ng Mahal Mary Maria. Ang Fiesta Homes, ang Immaculada Concepcion, Carmen, ang Mahal na Belenang del Carmen, yung Ali de Homes, ay ang Medial Christians. Pag-usulaw natin yung ating chapter sa Ali de Homes sa medyo binahal. Ngayon ay pinuputik. Pero itong lahat ng ito ay lahat sa pangalala na Mahal na Birhen Maria. So, wala akong doubt na nagpapalapit sa ating partido, sa ating paimento, sa Mahal na Birhen Maria. Hindi ko lang malaman kung bakit ang iba nating mga kapatid na hindi katoliko ay galit na galit kay Maria. Pag binanggit mo yung pangalan ni Maria, nang gigigil sila. Hindi ko malaman kung bakit pag sila pag ay nakilala nila na si Mama Maria ay isang kalaban o kung tawagin natin ay katunggali na kinakilala alisin sa memoria. Sinasama po natin ang Mahal na Birheng Maria. Sinasama po ba natin? Hindi, ang maliwanag yun. Hindi natin sinasama ang Mahal na Birheng Maria. Bakit? Si Maria na pala hindi Diyos. Bagaman siya inanak ng Diyos. Kaya hindi natin siya sinasama. Siguro sasabihin ko sa inyo na iba natin mga kapatid. O, bakit kung anong pinagagawa niyo sa Mahal na Birheng Maria? Ay, kung hindi natin niya sinasamba, yung pinagawa natin, inagala, pinaranala. Hindi ating pangparanang pag-alam at pagparanan sa ina na Jesus at sa unang tumanggap kay Jesus. Kaya nga po kanina sa kasinula ng ating pagdiriwang sa ating pagsisipi ng kardina, ito yung itinasal na ikaw, Maria, na unang tumanggap kay Jesus bago pa siya tanggapin ng sino man. Ang unang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay walang iba kundi ang Mahal na Birheng Maria. Bakit kung natin pinupunasan ang imahe ng Mahal na Birheng Maria? Bahagi yung nakusahan ay tayo bilang mga tao, mayroon tayong tinatawag na sense of touch. Kapag nakita natin ang isang bagay, isang tao ay maganda, gusto natin hawakan. At maliwanag rin po sa mga imahe, hindi mo natin sinasamba yung imahe. Ngunit, isang partner, we would like to touch the divine. Gusto natin hawakan ang mga bagay. Hindi lang ang maganda, ngunit pati ang mga bagay na makalangin. Katulad ng Mahal na Birheng Maria. Hoping na ano, mahawakan man lamang tayo ng kanilang kabanalan, ng kanilang pagtugon sa panawagan ng ating Panginoon Jesus Kristo. At tutungkol mo sa panawag, huwag natin kalimutan na ano. Hinayaan ni Jesus na hawakan siya ng babae, 15 taon na dinudugo upang magkabing na kagalingan. Kuya mo ba alam? Paano tayo ano, na kung saan si Jesus ay ginawa na dahil yung anak ni Jairus ay may sakit sa kanyang pamamadali na
Ninais ng isang babae ni Durbo. Anong sabi niya? Mahawakan mo lamang ang kanyang damit. Ay ako ay dadalim. Noong ginawa niyo, naramdaman ni Jesus sa pagkapamilihan na lumabas sa kanya, tinanong niya ang kanyang mga lugar. Sinong umipro sa amin? Sabi ng kanyang mga lugar niya, napakarami ng tao. Bakit niyo tinatanong na kung sinong umipro sa inyo? Pero dahil alam mo, babae, kung ano yung tinutukoy ni Jesus, siya na mismo ang babae. Kaya nung sabi ni Jesus, ano? Umayon ka, pinagaling ka ng iyong panamagpalataya. So, bakit? Gawa ng paghinta niya kay Jesus, umayon ka, pinagaling ka ng iyong panamagpalataya. So, hinayaan ni Jesus na mahipo siya na ang babae nagdurusa ng ilang taon sa kanyang karamdaman at mapagaling na ito. Paulit-ulit doon tayo ng darasal. Bahagi ko na kung saan ay may tatanong din natin. Masama yung paulit-ulit. Baka sabihin mo nila ang sabi sa Biblia ay masama ang paulit-ulit. Kulang mo yun. Sabihin mo sa kanya, ituloy mo yung pinabasa mo. Kasi kung yun sila, pinuputol-putol ng mga yan. No? Kaya kung tungsin mo, kapag makita natin yung ipinamamanin na nakalagay mo sa Biblia, masama ang paulit-ulit na walang kabuluhan. Hindi po yung paulit-ulit lang, ngunit yung paulit-ulit na walang kabuluhan. Sa tapat po, hindi po masama ang paulit-ulit. Si Jesus ka, nagpaulit-ulit din. Nagpaulit-ulit din si Jesus sa mga tanong kay Pedro. Tantong meses niyang kinanong si Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Yun ang sinabi ni Jesus. Eh, baka sabihin mo na iba natin mga kapatid, baka hindi lang narinig ni Pedro ni ano ni Jesus kung sa sagot ni Pedro. Hindi, no? Narinig ni Jesus yung sagot ni Pedro. Kasi every time na sasagot si Pedro, sasabihin ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Pakanin mo ang aking mga maliliit na tupa. So, maliwanag ang narinig ni Jesus yung sagot ni Pedro. Pero bakit ang pinamulit-ulit ito? Hindi sa mga maliwanag na hindi dahil sa masama ang paulit-ulit. Inuulit natin dahil mahal natin. Inuulit natin mahalaga sa atin. Bahagi na kung saan ay makita natin sa mga mag-asawa, may mga mag-asawa ko na sa kanila, very constant yung nagsasalita ng ilangin. Kapag hindi nila narinig na nagsalita ka ng ilangin sa kanila, may mga popos, mag-asawa, o mag-boyfriend o girlfriend na kapag hindi narinig na ng ilangin, ang sabi, hindi mo na ba ako mahal? Inumulit natin, bakit? Kasi mahal ka sa atin. Minamahal natin. Malapit sa atin ang mahal ng Mary Maria dahil sa pangangalaga niya sa atin. Sa atin. Nararamdaman natin ang pagmamahal ng Diyos. Bahagi yun ang pag-iwis na kung saan ay huwag natin kalimutan sa Jesus is to be identified with being men. No other human being that has been to intimately close with Jesus but Mary. Wala sino mang tao sa daily na ito na naging kalapit
intimately with Jesus, but Mary. Siya yung unang tumugod sa panawagan ng mga kapal na magdalang tao. Pinagbihin niya ang ating Panginoon sa Kristo sa loob ng anim na buwan sa kanyang sinapupunan. Siya yung mga tumugod sa pagkain ng mga kapal. Alam naman po natin yung parte ng nanay at saka ng anak. At may wala na kung saan ay pinakita ng mahal na may rebalihan. Yun. Hanggang kamatayan, hanggang sa parang ng krus, hanggang sa kanyang pagpuling pagkabuhay, nandoon si Maria. Hindi po pwede na kapag natagpuan si Jesus, hindi mo makikita si Maria. Kung talagang natagpuan mo si Jesus, hindi po pwede hindi ipapakilala sa iyo ni Jesus si Maria. At kung talaga nakikita mo si Maria, sigurado ang ituturo ka papalapit kay Jesus. Kaya mahalin mo kung sa iyo huwag natin kalimutan ang dakilang pahayag na ito na pinamamanig sa atin. Tatulad na lang po halimbawa sa ating mga dibusyon sa mahal na Mary Maria, nawa ay pagpapatuloy natin at lalo natin paintingin yung pagdarasal ng Santo Rosario ay sabi nito yung nagdarasal tayo kay Maria. Hindi yung tayo nagdarasal kay Maria. Tayo nagdarasal sa Diyos. Pagninilay sa buhay ni Maria at ni Jesus. Bahagi mo na po sa iyo natin ganun kasi nakita po natin na mismo sa mga misteryo ng buhay ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi natin pagpapiwalay na doon si Maria, na doon si Jesus. Kaya bahagi mo na po sa ay baka nakakalimutan natin. Kung tunay na nakita natin si Jesus, sigurado makikita natin si Maria. Bahagi rin mo na kung saan ay pinamamanig din. No? Alam niyo, sabi nga natin yung ating pag-alabay sa daigdig na ito upang maglamanan ang kasalanan, upang lubos natin ang kinabangan, ang pagliligtas ng Diyos. Ang isang maging halimbawa ay maglalabang din si Maria. Bukas ang tungkol sa alagad na tapat, si Maria pa rin yun. Pero, bahagi mo, nakausan niyo ang ating kalimutan na isang napakagandang image ng mahal na Mary Maria ay yung mali. Yung Immaculata Conception. Kasi bakit? Kasi doon sa Immaculata Conception, inaapakan ang mahal na Mary Maria yung ulo ni Satanas, yung ulo ng ahas. It is the image of God's triumph over evil. It is also a triumph of good over evil. Na kung saan ay sa pamagitan ng mahal na Mary Maria. Kung isa sinasabi ko sa mga imahe ng Immaculata Conception, kapag natapitan ng mahal na Mary Maria, huwag yung tatapunan yung ibaba. Kasi bakit? Kasama na yung sa English. Kaya ngayon ay Immaculata Conception, yung pagtapak niya doon sa ahas. Kung minsan pinagaganda natin yung damit ng mahal na Mary Maria, pinagaganda natin yung mukha. We forgot that is part of the message ng Immaculata Conception. Kung minsan tinatago natin, then ilabas natin yun kasi yun ang isang malaking mensahe na ibinibigay sa atin ng Pope Kapal. Na hindi pwede paglamanan ang kasamaan ng daigdig na ito na hindi kasama
si Maria. Sabagat sa pamamagitan niya, ituturo sa atin ng Diyos ang pamamaraan ng pagyapa sa ulo ng kasamaan. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father and of all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten of the consubstantial of the Father. Through him all things were made, for us and for our salvation. He came down from heaven. And by the Holy Spirit was incarnate with the Virgin Mary in the beginning. For our sake was crucified under Pontius Pilate. He suffered and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and the kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is glory and glorified, who was spoken to the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins. And I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Like Mary and Elizabeth, may we welcome our Savior with joy in all in our hearts to his saving word. With confidence, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Like Mary, who visited her cousin Elizabeth and brought her great joy, may the Church, the people of God, be bearers of glad tidings to all peoples, especially the lonely, the sick, the disabled, and the old. We pray. Lord, hear our prayer. Like good shepherds, may our government leaders be sensitive to the needs of our people and hear their cry for a just, transparent, participatory, and caring government. We pray. Lord, hear our prayer. May we all respect and defend the rights of the unborn. Be sensitive to the situation of pregnant women and provide better opportunities for the younger generation of Filipinos. We pray. Lord, hear our prayer. My families and friends who come together this Christmas feel more united, more supportive to each other, and more generous with understanding and forgiveness. Lord, hear our prayer. May we bring hope of reconciliation and unity to everyone, especially in this extraordinary Jubilee year of mercy, and thus receive for ourselves the loving forgiveness of God. We pray. Lord, hear our prayer. Lord God, in peace to your people, strengthen our witness and in constant hearts, that they may receive you with
us from this true Christ, our Lord. Amen. Thank you.
At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread. And giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our nation, with the help of your mercy.
promising, we always pray, promising, and save from all distress as we wait.